The first thing you do is to scan all the documents para sa MAT 2. As you can see here, binabago ko yung setting ng scanner at make sure na ang file format ng documents ay naka-PDF file para pwede kang mag-add ng mga documents sa iisang attachment lang. After scanning, change mo naman yung file name. Let's say, proof of pregnancy or complete abortion. Ito yung mga attachment nung nakunan ako. Obstetrical history na nagsasaad kung ilang panganganak na at certified ng attending physician kasama ang professional medical license number with name in signature. Attach nyo din yung pregnancy test result bago at pagkatapos ng miscarriage. Ultrasound report bilang katibayan ng pagbubuntis at medical certificate mula sa attending physician ukol sa kalagayan ng pagbubuntis mo. Ilalagay ko sa description box yung link ng obstetrical history form para ma-download nyo. Ito naman yung mga requirements para sa incomplete miscarriage. And this is the requirements for normal delivery. Para sa cesarean na panganganak, para sa ectopic pregnancy, para sa hydatidiform mole, okay, next step. Go to your My.SSS account. Ang gagawin ko ngayon guys ay employer's guide. Pero almost same lang naman din sa mga individual members. Just enter your credentials login and click back sa I am not a robot and submit. Sa homepage, go to your e-services and click submit maternity benefit reimbursement application. Please read the important reminders for your guidance. And after reading, click proceed. Just enter the SSS number ng member na nanganak or nakunan. Enter the date of delivery or miscarriage or emergency termination of pregnancy. Then, input the number of pregnancies kasama sa bilang kung sakaling nakunan ka noon. And click proceed. Input the start of maternity leave and select the type of delivery. Now enter the amount of reimbursement and click proceed. For the computation of maternity benefits, gagawan ko na lang ito ng separate na video. So guys, dito na tayo mag-upload ng mga requirements for MAT 2. Double check nyo muna yung mga details dito kung tama. Then upload na po tayo. Para naman malaman kung ano ang mga attachment na dapat ilagay, i-click nyo lang po itong information icon for your guidance. Then, click I certify and submit. And click OK.
There you go! You have successfully submitted your maternity reimbursement application. SSS will process the claims once na na-confirm na ni-employee yung confirmation receipt of advance payment of maternity within the certain date. And click OK. Next, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-confirm si employee ng advance payment. Just enter your member's login credential and click back sa I am not a robot and submit. After login, magpapapap sa screen nyo ang confirmation of receipt of advance payment of maternity benefit. Kung nakatanggap ka naman ng advance payment from your employer, just click I confirm. Pero kung hindi, i-click ang I don't confirm. At nasa batas ng SSS na dapat i-advance ni employer kay employee ang maternity benefit. Sad to say, may mga employer na hindi nag-a-advance ng maternity benefit dahil takot siguro na baka may chance na ma-deny ang claim ni mommy dahil may problema or baka kulang ang ma-reimburse na pera dahil mali ang computation ni employer. Kung nag-resign na bago manganak, humingi po kayo ng Certificate of Separation and no advance maternity benefit payment sa employer nyo dahil kakailanganin nyo po ito para sa MAT 2. Since na-receive ko naman ang advance payment ko, click I confirm and OK. Then may notification na, you have successfully confirmed the receipt of advance payment of your maternity benefit. And click OK. May marireceive din na email si employer na gaya nito after ng confirmation ni employee. At that's the time naman na magsimula ng i-process ni SSS ang maternity claims. Ang processing time para sa maternity benefit ay 10 to 30 working days. Subalit maaari po itong madagdagan depende sa evaluation or verification ng isinubmit na documents. Upon approval ng maternity claim, maaari na po matanggap ito sa inyong disbursement account within 7 to 10 working days mula sa settlement date nito. So I think that's it for this video. Sana napanood niyo yung buong video para mas maintindihan niyo kung paano ang gagawin, lalo na sa mga nagtatanong kung ano ang next step after MAT 1. Thank you and God bless everyone.